You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Hindi nga makapaniwala ang mga netizen sa nasabi nga pong aksyon ng mga fans ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa isang Vietnamese lady na kung saan ay tinukoy sa di umano ay isa sa mga naging babae or kachit nitong si Daniel Padilla nung nasa relasyon pa lamang nila sila ni Catherine Bernardo. Tatandaan na mismong kapatid ni Catherine ang nagsabi na we know what you did last summer, pero hindi naman ito nagsabi kung sino ang kanyang pinatutukuyan. Pero syempre, ang hinala ng mga netizen ay walang iba kundi si Daniel. Dahil nga dito, isang Facebook page at tila may alam sa nasabing ginawa ni Daniel ang nagpangalan sa mga babae ng 2014, 17, 18, 19, 20, 21, and 23. Kung saan nakasama nga ang isang Vietnamese na babae. At ito ay tinukoy, walang iba kundi si M. Kyung, kung saan ay nag-react din sa social media matapos siyang kalupumpunin ng mga fans ni Catherine at Daniel, especially the fans of Catherine daw. At narito ay binahagi nga ng artikulo ng Fashion Police at ilang pang mga artikulo ang mga pangbabash ng mga fans sa nasabing Vietnamese lady na ito na hindi na nga niya napigilan pang ipost sa kanyang social media at mag-react. At ayon sa Instagram ni M. Pong, kundi po tayo nagkakamali sa pronunciation, "Hello, my name is Min Pyong Emma. Since last year, I have received a lot of message from fans and supporters of Daniel Padilla, a famous actor in the Philippines. It is known that Daniel visited Vietnam last year with his friends prior to his visit in my country. I have never met him. My brother, Akuya, owns the bar that Daniel went to. My brother told me that Daniel is there and I can say hi to him because I know he is a famous actor. I saw Daniel and his friends in the bar, exchanged a few words, and then I went back home with my sister. That is the end of my interaction with him. I know you guys love and appreciate your idol. I also feel the same to the artist I support. But please be civilized and polite. Please be a cultured person. You guys have threatened my life and my job, sent messages, and spammed my family and friends. This is something I would not wish to happen to anyone. A lot of you guys think that I am sometime important, but I want to ask the question, are you accusing me with no proof and all speculations? To be clear, I do not know who Johnny Moonlight is, and I do not care who he is either. I am a common Vietnamese citizen. I work, hang out with my friends, meet people, and live my life normally. I hope you maintain dignity and respect when coming to my social media, and please do not act without thinking." Umani naman ito ng samot-saring reaksyon, especially sa mga anonymous commentator ng Fashion Police. Narito ang kanilang naging say. Anila, "Terrible ang fans ni Kat. Way too much ang paghanga sa idol nila. Break na sila, move on tayo. Parang end of the world na kung makabash kayo. Ang daming walang modo." Say pa nila, "Pinagsasasabi mong fans ni Kat, dapat fan tards ng Katniel. Kat fans lang ba talaga? 1049? Hindi po ba pwedeng solid Katniel love team mismo ng Katniel fans ito? True, nakakadiri talaga ang mga Pinoy fandom. Kaya it's time mabuwag na ang love team, ek-ek na yan. Hindi magandang epekto sa mga utak na mga Pinoys. Yikes, nakakahiya." Narito pa ang naging say ng ilang mga anonymous commentator. Anila, "When she said exchange a few words, did she exchange a few words with him? It is just hi, hello, edi wala nga, pero if he asked for her number, edi guilty si boy. Grabe naman ang pagka-fan ng iba para lang sa idol nila. Nagagawa nilang mangharas online. Ang tanong, may pakialam naman kaya ang idol nyo sa inyo? O napapakain ba kayo ng mga pangaharas ninyo sa mga taong involved sa hiwalayan na yan?" Ito pa ang ilang naging say nila. "Ha? Isa pa tong ayaw umusan. Di nyo ba naisip excessive na ito at daming taong nadadamay na di naman kailangan? Did you read the girl's post? She said she had a brief encounter with Daniel. She was also basically saying don't accuse her without any proof. Da, kabastusan ng Pinoy fans ang issue na nakikita ko dito." At say naman ng ilan, "Grabe ang dami ng nadamay pero tikom pa rin ang bibig ng Katniel. Maawa naman kayo sa mga nadadamay, pero yung mga wala talagang kinalaman sa hiwalayan ninyo ha, yung mga totoong sangkot, yun ang wag nyong i-clear para hindi na kami manghuhula."
Buti nga nasabihan kayong uncultured. Hahaha. Anyway, yan nga ang naging say ng mga netizen. Ano naman ang mga magiging say ng mga ka-showbiz snappers natin dyan? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.